kumbaga, ay kukunin po natin sa Proverbs chapter 24 verse 27. Isang verse lamang po. Proverbs chapter 24 verse 27. Ganito po yung sinasabi po ng Bible. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Ulitin po natin. Prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Pagpalain ng Panginoon ang proverb na ito. But itong proverb pong ito, pwede pong dalawa po yung tinutukoy dito, no? It may mean, yung first of all, it may mean the proper steps, yung proper or correct steps, mga hakbang, to build a literal house. Di ba? Pagtatayo ka ng bahay, siyempre, ang dami mong ginagawa. Hindi naman basta-basta naisipan mo, bukas, magtatayo ka na. Marami pong preparation sa pagtatayo po ng bahay. And secondly, it may also refer to the right process of starting a home, starting a family. Kasi yung house, pagkasabi house, literal house or your family, right? So, ngayon pong umaga, hatiin po natin yung verse na ito sa tatlong bahagi, no? Three parts. Ito muna sa lahat, tignan po natin yung phrase na prepare thy work outside. Okay? Prepare. Ito pong verse na ito, dapat maintindihan po natin kung ano pong nature ng verse na ito. Sapagkat ito po ay agriculture in nature. No? Pagtatanim, yun po yung kanilang livelihood nung unang panahon. Lalong-lalo po yung Israel, agricultural country po yan. Nagtatanim sila, tapos meron silang mga livestock. So itong verse na ito ay agriculture in nature. So yung word na outside dyan, most likely, refer to the field, no? Yung tinatamnan nila. So ang ibig sabihin nito, when it says prepare thy work outside, it means ihanda mo na yung baka mo o kaya yung kabayo mo, kung ano yung gagamitin mo sa pag-araro. No? Get your cattle ready and put your hand on the plow. Hawakan mo na yung araro. And then be ready to sweat, to be soiled, and to be spent. Mag-prepare ka ng talagang magpawis, talagang madumihan ka riyan, no? Madungisan ka ng lupa at to be spent, to be tired, to be weary, at ihanda mo na yung katawan mo. Bubugbog ng trabaho ang katawan mo, no? And then, cultivate your land. Alright? Alam niyo po yung paghahanda, no? To prepare means to wise up. Right? Yung wisdom po sa paghahanda, sa preparation. Tignan niyo po itong verse na ito sa Luke chapter 14, verse 28 hanggang 30 po, no? Ito po ay mga salita po ng ating Panginoon. Ano pong sabi ng Panginoon sa Luke chapter 14 verse 28 to 20? Ang sabi niya, for which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply, after he hath laid the foundation, is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Alright, alam po natin yung context po ng mga verses na ito. It's about discipleship, hindi ho ba? O, kayo pong mga nagtuturo ng discipleship, madalas po natin gamitin ito, no? Na when a man decides to follow Jesus, eh kailangan first, he should count the cost. Lest he quit at some point and put him to shame. Kasi maraming ganyan, no? Nagsisimula, mainit na mainit. Pagkatapos ay hindi nila napag-isipan ng mabuti, nag-quit na lamang sila. So, parang this is the same with building, no? A man must sit down first at pagkatapos ay kailangan niyang bilangin muna, no, the cost. Baka kasi maubusan siya ng pondo at pagkatapos ay maubusan siya ng tao at maubusan siya ng lakas ng loob at pagkatapos ay iiwanan na lamang yung kanyang tinatayo that he will leave the building just like that to waste. Right? Pero katulad po ng ating pong text this morning, ang mga verses pong ito can be related to a noble plan of
counting the cost first before building something. There is wisdom in preparation. So to prepare means to wise up. Pangatlo po, to prepare means to work. Alright? Magtrabaho, ang preparation po ay hindi lamang nakaupot nag-iisip. Kailangan po ay simulan muna yung trabaho. No? So to prepare means to work. And work is good. Work is good. Alam po natin mga kapatid, yung nung nagkasala po ang ating pong unang magulang, si Adan, saka si Eva po, magmula po noon, he had to work for his needs. Sabi ng Bible ay magpawis ka. Para sa ganun ay magtrabaho ka. At pagkatapos binanggit po yung lupa doon, no? Na related sa pagtatrabaho, sapagkat agriculture nga yung unang trabaho ng mga tao noon. Since then, God has designed work for His needs. Okay? So yung simula po ng work curse yan eh, pero makapatid paglaon ng paglakad ng panahon, ang trabaho po ay naging mabuti. Work is good. Sapagkat ito po yung disenyo ng Panginoon to provide for His needs, to provide man's needs. So work is good. At hindi lamang po yun, kundi work is good because work builds a man's character. Tama po? Kasi pag ang tao nagtatrabaho, work makes man a productive and responsible being. Nagiging social asset po siya instead of being a social burden. So work is good. Kaya naghahanap po tayo ng trabaho, hindi lamang po dun sa pangangailangan natin, kundi para po sa karangalan at dignidad natin. Na hindi tayo nagiging pabigat sa lipunan, kundi tayo mga asset, hindi lamang po sa family po natin, maging kapakipakinabang tayo, maging sa lipunan para makapag-contribute po tayo sa progress ng ating pong bayan. So ang tinuturo po sa atin dito in preparation, huwag po tayong matakot to work. Don't be afraid of work. At saka, pasensya na po, no? Yung pong mga panahon namin, nila, sabihin ko na po yung mga sila Pastor Ferdy, no? Mga kasabayan ko po rito, no? Pero si Pastor Freddy, mukhang bata pa yan, eh? At saka si Pastor Jess Marasigan. Pero kami po ay nasanay po sa trabaho, no? Sa bahay. At pagkatapos, ma-share ko lang, no? Nag-construction worker din po ako, nag-garden boy din po ako, ano, at marami po akong mga pinasukan special offer, tapos sumama po sa uncle ko na photographer, at talagang papawisan ka, talagang you have magbabanat buto ka para makakuha ka lang ng ilang piso, para hindi lamang para mabili mo yung gusto mo, kundi ano po yun eh, karangalan po yun, no? So, kailangan po ay sa mga sumisibol na mga kabataan ngayon, huwag po kayong matakot sa trabaho. At saka huwag po kayong mamiling trabaho. Kailangan po ay mahalin po natin pati yung mga hard work. Ano po? Kailangan let us love and enjoy work because work is good. Meron pong karangalan sa pagtatrabaho. Alright? Now, hindi lamang po to work is to wise up o kaya to prepare is to wise up. Hindi lamang po to prepare means to work, pero to prepare means to wait. Ang ibig kong sabihin, yung patience po rito ang atin pong issue po rito. No? Sapagkat when you are preparing, it takes time to have results. Hiramin ko po yung James chapter 1 verse 4, no? Bagamat sa pagsubok po yung tinutukoy dito, pero merong wisdom po sa verse na ito pagdating po sa hihintay. Ang sabi po ng James 1:4, but let patience have her perfect work, she may be perfect and entire wanting nothing, no? Yung patience, yun po yung magbubunga ng maganda sa trabaho po natin, no? Na magiging complete, magiging mature po tayo, no? Kapag nagtrabaho po tayo at nakita po natin yung paghihintay natin at resulta natin, yung mga hinahangad po natin ay mga kusang darating po. So ang sinasabi po rito, wala pong shortcut sa preparation, no? Long hours of planning, long hours of working, long hours of waiting. Okay? Yan po yung unang bahagi po natin, no? Yung prepare. Prepare thy work outside. Pangalawa pong phrase, make it fit for thyself in the field. Okay? So kung naghanap po kayo ng alliteration, Pastor Freddy De Vega, natututo po ako sa inyo. Ito naman po ay produce or proof. No? Pagkatapos mong i-prepare, produce ka. No? Patunayan mo, proof ka. Tapos po tinignan ko po yung Benson commentary. Ito po yung nakita ko po sa Benson commentary. Ang sabi niya, begin with cultivating thy land
and thou wilt be enabled to feed thy family. Ang sinasabi po rito, make sure your field produce enough to sustain what you're building. No? Ihanda mo yung kailangan mo para pagka pumasok ka na doon sa pinatayo mo, iyan man ay literal na bahay o pagkatapos ay iyan man ang tahanan, ibig sabihin, you have prepared financially. You are now financially prepared at saka yung financial security ay nasa iyo before getting into building something. At pagkatapos po, this is not only one-time jackpot harvest kung ikaw ay nagtatanim, but a lifetime discipline. Lagi ano yan, sapagkat pag may tinatayo ka, ano po, long period of time yan, okay? Pagka nagpamilya ka, yan ay panghabang buhay, no? A lifetime discipline. And a man should keep on preparing the land and producing over and over again, season in and season out. Dapat talagang nakatuto ka doon. Para saan? Para sa sustenance o kaya subsistence of what a man has started. Yan man ay bahay o kaya yan man ay tahanan. Kaya yan po yung ating pangalawa. Ano, maikli lang po tayo. Pagkatapos ng preparation, pagkatapos ng producing, ano po yung huling bahagi po ng verse natin? Ang sabi niya, and afterwards, build thine house. Doon ka pa lamang pwedeng magsimula. And for our point, propose, no? Prepare, produce, and then that's the only time you can propose. When everything has been prepared and produced, then a man moves to his ultimate purpose. Kung halimbawa, binata ka, no? At talagang nasa isipan mo yung magtayo ng tahanan, no? Ang sabi po ni Benson, begin with cultivating thy land and thou wilt be enabled to feed thy family. And after this, if thou wilt, thou mayest think of marrying. Doon pa lamang mag-iisip ng pag-asawa, no? Doon pa lamang dapat papasok po yung marriage, no? Napakaganda po ng wisdom ng verse na ito. Kaya kung halimbawa, no, may mga young people na nakikinig po sa atin. Mga young people, no, there is wisdom here, no. Kaya nga, if you are not financially prepared yet, binata, makinig ka, if you are not financially prepared yet, no, do not promise to build a home. Do not promise a young lady to build a home. Kasi walang pupuntahan po yon, no. And be sure you have what it takes to build a marriage. Kasi miserable ang buhay ng ang puhunan mo ay pag-ibig lamang. Hindi pwedeng pag-ibig lamang, hindi pwedeng labing-labing lamang, bisan-saging. Ang sabi ng mga Bisaya, sabi niya, basta labing-labing, bisan-saging, hindi pwede po yung ganun, no? And young ladies, ano po, mga dalaga, do not be carried with the good looks and the enticing lips, no? Yung words, no? Yung matatamis na mga salita ng isang binata, no? Be sure you are both prepared to build something you would share the rest of your life. Panghabang buhay po yan, eh. Kaya kung halimbawa ikaw ay nag-aaral pa lang, dapat hindi pumapasok yung pag-aasawa. Mag-aaral ka muna at maglipot sa Panginoon, di ba? Can you imagine yung mga young people ngayon, no? 14 years old, meron ng karelasyon, 14 years old, no? At tapos 16 years old, pagkatapos hihingi ng pambili ng bulaklak, ano, para maibigay sa kanyang nililigawan sa magulang, anong ipapakain mo diyan, anong isusustento mo sa pamilyang ganyan. Dapat po mga kabataan ngayon, lalong-lalo na po yung mga Kristiyano, dapat po ay nag-aaral, nagpe-prepare, talagang bakbakan talaga yung preparation, ano po, para pagdating ng panahon ng pag-asawa ay handang-handa na kayo. And then isama niyo po yung paglilingkod sa Panginoon diyan. Mamaya po makikita po natin kung saan papasok po yan, no? So, in any field, hindi lang sa pag-aasawa o pagtatayo ng isang project, kahit ano pong field kung saan po tayo nanduroon, dapat po i-consider po natin yung verse na ito. Maging sa spiritual life po natin, alam niyo po ba na marami po akong kilala na publicly they have given their lives to the ministry, no? Nagsuko sila ng buhay, nag-forward po sila, nag-prepare sila ng sa ministry, sa Bible school, pagkatapos ang dami nilang mga pangarap. They have started well, but at some point have quit. Siguro nga, yung verse na ito ay hindi nila nakita, no? O kaya kung nakita man nila, they did not have what it takes na magpatuloy and to endure.
sapagkat marahil they have not thought about it with great consideration. No? Hindi nila masyadong naisip po ang bagay nito. So be sure you have counted the cost. Ibig sabihin, you have thought about it seriously. Be sure you have collected the materials. Ano po? Babasahin nyo puro yung verse 3 and 4. Maganda po yung verse 3 and 4 eh. Yung materials po para pagtatayo ng tahanan. Binanggit niya po yung wisdom. Binanggit niya po yung understanding. Binanggit niya po yung knowledge doon. Ito po yung tamang materials para po magtayo ng tahanan o magtayo ng anumang project o kaya ng anumang endeavor. So, if you have counted the cost, you have collected the materials, and then you have considered the foundation. Yung pong foundation, napakahalaga po niyan. No? And I'd like to use Matthew chapter 7, verse 24 to 25 no? Para itrip po natin itong you have considered the foundation. Ano pong sabi sa Matthew chapter 7, verse 24 to 25? Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Alam po natin, parable po ito, no? Yung wise man at saka yung foolish man, po, na nakita po yung pagkakaiba doon kung paano po sila magtayo. Pero ito pong verse na ito, pinapakita po sa atin yung foundation. Kung ano man po yung tinatayo natin, ano po ito, nagtatayo po tayo ng pamilya, nagtatayo po tayo ng ministry, nagtatayo po tayo ng anumang project o magnegosyo, kailangan po yung pinaka-foundation po natin is obeying God and obeying His Word. It's the obedience to God and His Word. Kasi ang sabi niya, therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them. Ibig sabihin, hindi lamang yung knowledge ang nakuha niya sa salita ng Panginoon, kundi yung bang ibig sabihin yung wisdom to do what is right, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. And then if you do that, you have the right foundation in anything that you build. It may be a family or a ministry or any project that you endeavor in. Obedience po to God. Ibig sabihin, making God a partner in what you build. Alright? Kasi po ganito, no? Bigyan ko po kayo ng illustration ba. No? Yung bahay po, yung bahay, pag nakita mo yung bahay, it may look beautiful outside, no? Napipinturahan, ang ganda ng design. Pero mga kapatid, no? Yung pangalawa lamang po yung disenyo, eh. Ang talagang pinakamahalaga doon yung kanyang foundation. Kasi kahit gaano kaganda sa labas ang tinatayo mong bahay, at gaano kaganda yung kanyang pintura at disenyo, pagka dumating po yung lindol, pagka dumating yung malakas na bagyo at binaha po yan, sure enough, mga kapatid, no? Hindi magtatagal po yan kung yung foundation lang ay talagang mababaw lang. At katulad ng parable na yon, the house was built on the sand. Bakit kaya sa buhangin itinayo ito? Sapagkat sa buhangin, mabilis po yung paghuhukay doon eh. Walang masyadong effort, walang masyadong paghahanda. Pero mga kapatid, tandaan natin, pagka ito'y nakatayo sa buhangin, pagka dumating yung ulan at bumaha, ito po ay matatangay. Alright? Kaya nga, pagka nagtayo po tayo mga kapatid, dapat strong foundation. Hindi katulad ng isang bahay na itinayo doon sa talagang matibay na bato, sapagkat talagang pagka naghukay ka ron, talagang matagal, magpapawis ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo naaabot yung rock. This is the hard way. So, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, choose the long and hard way. And that takes a lot of preparation and producing and working. Kaya nga, dig with great labor until you reach that rock to lay your foundation on. You may look slow and lagging behind. Parang napakabagal mo. Nauna na ang lahat, no? Na-overtake ka na ng lahat. Nakapagsimula na sila. Pero ikaw, parang mabagal ka. Pagkatapos, naiiwan ka. Pero di na bali. Sapagkat talagang piniprepare mo ng gusto. Sapagkat pagka nagsimula ka, pagka nagtayo ka, ito ay nakatayo sa matibay na bato. Ano yon, makabatid yung foundation? Yung obedience po natin. Yung wisdom na makikita natin sa mga councils at saka sa mga statutes ng salita ng Panginoon. So yung obedience natin, yung patience natin, and hard work will pay off. Pabayaan mo yung mga nauna. Pabayaan mo yung nag-shortcut. No? Pabayaan mo yung mga parang
nakuha na lamang yung kanilang ini-enjoy na parang hindi sila nagpagod. Parang dinantimpalaan lang sila ng parang wala silang effort, wala silang contribution. Pero ikaw, kung hanggang ngayon, nagbubungkal ka, talagang nagpapagod ka. Pero pagdating ng panahon, no, tibay ang kinatatayo ng anumang itatayo mo. So young man, no, kung ikaw ay binata, if you have done all this, that's the only time you may propose your noble intention. Doon ka lamang pwedeng magyaya ng isang pakakasalan mo. Para sa atin, kung mga nasa ministeryo din po, may wisdom po ron. Minsan hindi po tayo dapat magmadali. Ano? Hindi po tayo dapat, pagkakasi minsan, nagmamadali po tayo. Huwag tayo magmamadali sapagkat, katulad po ng lagi natin sinasabi, in His own time, God makes all things beautiful in His own time. Huwag tayo magmamadali. Huwag tayong maiingit sa mga nakikita nating parang napag-iwanan na tayo, parang iba, parang lahat ay meron na sila, pero tayo ay nandito pa rin. Huwag tayo magmamadali. Build on a strong foundation. And if the Lord sees that strong foundation, the Lord is our foundation, yung sa kanyang salita, kung paano natin talagang i-obey yung kanyang salita, yun po yung strong foundation. Right? So, in closing, makapatid, maikli lamang po tayo. Ang verse pong ito, ngayong umaga, hindi lamang po para po sa pagtatayo ng bahay o kaya proposing to someone in marriage. Yung wisdom po ng verse na ito can be applied whether to a career, no? Bawa, may career ka, okay? Build upon a strong foundation. Gawin mong partner ang Panginoon. O kaya may business ka, alright? Gawin mong partner ang Panginoon. Build on a strong foundation and especially in the ministry. Tanungin mo po yung isang seasoned pastor. Meron tayong mga kasamang mga pastor po rito, no? Na for so many years they've been in the ministry, tanungin mo po yung seasoned pastor. And he will tell you that it takes a lot of preparation to have favorable results. Ano po? Ako rin po, may pagkakamali. Nang bata-bata po ako, nagmamadali po ako. Pero hindi pala ganun yung pagtatanim. Ang pagtatanim po ay talagang maghihintay ka, di ba? Talagang paliliguan mo ng panalangin. At pagkatapos talagang iiyak ka, ano? Karo pa ng sama ng loob, matututo ka, yung character mo, no, mabibuild up. And then, pag dumating po yung tamang panahon, nakita ng Panginoon yung ating pagpapagal, yung ating pong paghuhukay, makita lamang po sa atin yung talagang preparation, ang Panginoon Diyos, mabait, no? Binibigay niya po yung mga resultang dapat makamtan ng kanyang mga tapat na lingkod, no? So sa ministry po, wala pong shortcuts. It takes wising up, working, and waiting. Tingin mo naman yung successful businessman or businesswoman and they will tell you that it takes a lot of investing. So, minsan yung unang investment mo talagang mawawala yan, malulugi ka. But you never quit. Sapagkat meron kang ano eh, hindi man yung malaking perang preparation mo, pero yung damdamin mo, yung character mo talagang na prepared doon. Sasabihin nila it takes a lot of investing and working and waiting to grow a business, right? Hindi basta-basta nagtayo ka ng fishbowlan ngayon at pagkatapos ay bukas ay seafood restaurant na. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po ay talagang it takes a lot of work and waiting, patience, investing para maging successful. Tanungin mo yung husband and wife na nagtayo sila ng isang matibay na tahanan at makikita mong godly home at kasama ang buong pamilya sa paglilingkod. Sabihin nila sa'yo, it takes a lifetime of building sapagkat sa pag-asawa, you learn, di ba? Tapos you adjust. At pagkatapos, yung talagang yung hindi lamang yung labing-labing yung kasama riyan. Pati po yung mali ng wife mo, kaya mali ng husband mo, ikasama dyan. At kasama po sa character building po yan, mga kapatid. So young man, yung verse na ito, kung iniisip mong parang sa ito, don't be excited in proposing in marriage. Young lady, don't get into it unprepared. It will only bring both of you to misery. Be sure you have prepared well and produced enough. Para sa ganun, pagkasal na kayo, talagang handa na kayong humiwala. Hindi yung nagpakasal na nga kayo, pero nandun pa rin kayo sa mga magulang ninyo, ay dun magsisimula po yung ano. Kahit nagmamahal lang kayo ng mga magulang, mga kapatid niyo, darating ang panahon na talagang mag-aaway kayo. Sapagkat yung friction, yung conflict, talagang naghihintay lang yan at puputok yan. Kaya nga may wisdom, no, na sinasabi ng Bible, na pagka a man, di ba, shall marry his wife and then shall leave his family, shall cleave to his wife, di ba?
yan po'y panghabang buhay. Kaya may wisdom po ron, mga kapatid. Marami tayong makikita ng ganun eh. Nag-asawa pero ang magulang pa rin yung nasusunod, ang magulang pa rin yung, kasi ang magulang nagpapakain at pagkatapos nagbidikta, tapos po sasamahan na po ng mga in-laws yan, mag-aaway na yung mga in-laws. Bakit po? Kasi umasok sila na unprepared. So dapat po, makita po natin yung wisdom doon. Kaya mga young people, makinig po kayo sa proverb na yan. Alright? So tayo naman po mga kapatid, those of us who are desiring to be in the ministry, be sure you have counted the cost. Sapagkat, pagka tayo po ay pumasok sa ministry, ang kanta po natin, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Hindi ko ba mga kapatid? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Alright? So mga kapatid, may God bless all our preparation, whatever field we are in, and may the Lord bless every endeavor we make. Pabungahin ng Panginoon yun sa ating preparation. So that, pagka oras na po na magsimula, mag-propose, ay talagang pinagpala po tayo ng ating Panginoon. So again, basahin po natin yung ating pong proverb today. Proverb 24:27. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Alright? Ngayon po ay mananalangin. Ako, hindi na po natin mababasa po. Ano po, yung mga comment po ninyo. At mamaya po, babalikan ko po yan. Babasahin ko po. Alright? Sige po. Pero, bigyan niyo po ako. Just one. Ano po? Si Christy po, sabi niya, a very hard work.